Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? At syempre mga kaibigan, atin pong binabati muli ang ating mga ka-business. Kumusta po kayo? Ay nako, pasensya po mga ka-business at ako po medyo may ginawa lang, galing tayo ng Bulacan. Pero sa pagkakataong ito, ito na naman po muli ang taong galat nagbabalik sa isang panibagong reaction video. Sa puntong ito mga kaibigan, hihingin ko sanang tapusin ninyo ang bidyong ito sapagkat may mga issue tayong hihimayin at ipapakita sa inyo. Siyempre, atin namin sasagutin ang ilang pang mga punto de vista na pinagtalunan noon pa man. Sana po ay patuloy ninyong tapusin ang bidyong ito. At siyempre, kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sana i-follow natin Ka-Business Official, si Papa Dins at ang inyong abang lingkod taong gala para po naman updated tayo sa mga susunod nating mga bidyo. So yung mga ka-business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Bueno, ito na po mga kaibigan. Alam niyo po ba mga kaibigan, sa araw nito, mahalaga po itong usaping ito. Sapagkat gaano nga ba ka-importante ang salitang liwanag. Ito pong tinutukoy ko mga kaibigan, mga kapatid, ay ang naging kontrobersya na vlog ni Ka-Business. Pero ito po ang masasabi kong the best ever vlog na ginawa niya. Bakit kamo? Sapagkat ang kanyang tinulungan dito ay ang taong kamag-anak ng malapit sa puso niya, pinsan mismo ni Kuya Val, si Ate Bibi. Panoorin natin ang video mga kaibigan para po mas maliwanagan tayo. Dito po mga kaibigan, hindi na napigilan ang luha ni Ka-Business. Alam niyo po kung bakit. Tulad yun ang sinasabi ko, maswerte pa rin. Bakit hindi siya naniwala doon sa mga ipinupukol sa kanya nung una pa man, bago mangyari ang puntong ibinigay nila ang pagtulong kay Ate Baby. Kontrobersya ang bidyong ito sapagkat samot-saring mga espekulasyon ang ibinato sa kanya. Nariyan ang pagdududa na di umano ay nagpapasikat o ginagamit lang niya ang kalingap para mas lalong umangat ang kanyang views at subscribers. Pero pinaliwanag na rin natin ang mga bagay niyan nung pong nakaraan nating video. Sa puntong ito mga kaibigan, ay ito na nga. Sobrang saya at talagang nakakaiyak. Sa loob ng 5 taon, ay ito na ngayon si Ate Bibi. Nakakakita na. Maawag ko sa'yo, hindi mo matay niya. Ang maawag na naman. Ang maawag na Bakit umiiyak si Ka-Business? Alam mo kasi naramdaman niya. Sabi nga niya, ito ang pamamaraan para maipabot niya ang pasasalamat kay Kuya Val at kay Rav. Alam nyo kasi mga kaibigan, ang Ka-Business ay naging parte ng kalingap sapagkat maraming mga kalingap tayong mga supporters ang sumuporta kay Ka-Business dahilan para mamayagpag din siya dito sa larangan ng pagtulong. Subalit mga kaibigan, kasabay po nito ang daming mga espekulasyon. Ito pupuntuhin natin isang isyo na ibinato din sa akin. Sabi ng iilan, nagpapayaman lang daw si Ka-Business. Ginagamit lang daw niya ang vlog na ito para kumita. Magandang punto ito mga kaibigan. Pero tanong natin, kumita nga ba dito si Ka-Business? Pinaliwanag ni Ka-Business dito mga kaibigan, ang nagastos po niya, 88,000. Mayroon namang nagbigay ng tulong, 5,000, iilan. Pero ang kabuuang pera na ginastos ni Ka-Business mula sa kanyang sariling bulsa
ay umabot ng 81,000 pesos. Okay? So, 81,000 pesos mga kaibigan. Ang tanong, sulit kaya? Tingnan natin ang kumbaga comparison ha, para magkaroon lang tayo ng idea. Hindi natin sinasabi na lugi or whatever, kasi ang pinaka-importante dito nagawa niya. Pero ang gusto natin ipakita dito ang senaryo na magkano naman kaya ang kinita ni Kabusiness sa vlog na ito. Kasi kung hindi natin ipapakita sa inyo, hindi tayo magkakaroon ng idea kung magkano yung bumabalik doon sa mga bidyong ginagawa niya sa larangan ng pagtulong. Take note, 81,000 po. Okay. So, itong bidyong ito mga kaibigan, ito po yan ha. Ito pong part 4, pinsan ni Kuya Bal tinulungan ni Kabusiness. Sa kasalukuyan, dalawang araw ang nakalipas, ito po mga kaibigan ay may standing views na 65,000. Okay. So, mayroon siyang ginawang part 5. Itong part 5, magkano nga ba ang pagpapa-opera? Ito na yung sinabi natin, no? Yung one day ago, ito naman po ay 41. So, matutal mga kaibigan, kung pagsasamanahin natin ang views, 41 plus 65,000, ito po ay nasa 101,000 views. Ang tanong, doon sa 101, magkano naman kaya ang kinita ni Kabusiness? Kailangan natin malaman mga kapatid, kasi marami ang nagsasabi na ginagamit lang ni Kabusiness ang pagbablog para kumita, para magpayaman. Okay, so para makuha natin ang eksaktong bilang kung magkano ito, o hindi man eksakto, estimate, pinakamalapit sa katotohanan, kukuha tayo ng isang video na kung saan ay mayroon klaradong revenue. Walang iba po yan kundi mula po sa akin. Siyempre, di ba? Okay. So punta tayo sa aking video. Ito po ang video mga kaibigan na ginawa kong reaction patungkol din po kay Nanay Bibi. Bakit ko ipapakita sa inyo ito? Dahil ito po so far ang may pinakamalaking views mula nung nagkaroon ako ng reaction video kay Kabusiness. Okay, so tingnan natin mga kaibigan para makita natin. Ito po yung title nito, Kabusiness at Kalingap, ano po ang nangyari? Ito mga kaibigan, tingnan natin ha. Okay, para po maliwanag sa lahat, para maliwanag, para klarado, di po ba? Ayan. Tingnan natin ha. Ayan. So ito mga kaibigan, ito po ay inilagay ko sa piso. Hindi po dollar, ano? Kasi usually dollar po, pero pwede naman po i-adjust sa peso para mas larong makita natin. Ito pong videos na ito mga kaibigan, ito pong video na ito ay nagkaroon po ng 10,000 views. Ayan, kung sakto, 10,800. So ipagpalagay na natin 11,000 views, no? Kasi konti na lang. Okay, so mayroon naman po siyang nadagdag sa akin na subscribers, 153, thank you so much po sa nag-follow. Pero ang nakuha po niyang revenue ay 689.91. Okay, so kaya ko pinapakita dito kasi para ma-imagine natin, imagine, ito po ay nasa 10,000, approximately 10,000. Ibig sabihin, doon sa dalawang video ni Kabusiness, 1,000. So, sa 100,000 mga kaibigan, kung ganito ang tatakbuhin ng kanyang views, ay pwedeng makakuha lang siya ng pinakamataas na 6,000 revenue. Dito ang pinagbasihan ko ha, dito ang pinagbasihan. Now, ipagpalagay natin mga kaibigan, doble. Bakit ka mo doble? Dahil baka may mga kapatid tayong hindi nag-skip, tumutok, nagdoble. So, mayroon siyang 12,000. Doon po sa kinita na yan, sa revenue. So 12,000 mga kaibigan, ha? Rough estimate, compared to 81,000, malaking bagay yan. Malaking bagay po yun. So ano po ang pinupunto ko rito? Para po makita natin mga kaibigan, na ang pag-charity, minsan malaki pa po ang inilalabas natin kaysa balik. Ano po? Pero bakit nga ba pinagpapatuloy ni Kabusiness ang ganitong gawain? Paulit-ulit ko pong ipapaliwanag sa inyo na kaya po nangyayari ang mga bagay nito dahil si Kabusiness, si Mrs. Kabusiness at si Papa Dins ay tinuring na po nila na ang ganitong klaseng pagtulong ay ministry sa kanilang gawain.
Ibig sabihin, naniniwala sila na ang kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa ay siya na rin po ang kanilang serbisyo na ipinapakita para masuklian ang ating Panginoon. So, ministry, gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa para sa ating Panginoon, di ba? Yun yung sinasabi, na yun ang ibig sabihin ng ministry. And it is the reason why na hindi sila humihinto sa pagtulong. Nagkataon ngayon, ang tanong, ganito lang pala yung kinikita ni Kabisnes sa isang 100,000 possible na views. Ano? Bakit nagtutuloy siya? Si Kabisnes po, mga kaibigan, masinop lang. Nagtatago siya, nagsiset aside siya ng kanyang revenue para sa mga ganitong klaseng pagbablog. Okay? So ito, mga kaibigan, pinapakita ko lang po sa inyo upang matuldukan ng lahat. Kasi sinasabi nila na si Kabisnes ay negosyo lang. Sabi nga nila, taong gala, mamulat ka. Mayroon pang ang nagsabi, magkano ang ibinayad sa iyo? Ay, grabe naman yan, ano? Oo, magkano ang ibinayad sa iyo? Wala pong bayad ang pagbablog ko kay Kabisnes. Ang pagiging reactor po, mga kaibigan, ay wala pong bayad. Pare-parehas lang po kaming ginagampanan ng tungkulin, mga reactor sa Kalingap. Ang amin lang po ay bigyan ng highlight ang mga kwento at syempre, ilang mga isyo ay iklaro mula po sa mga bidyong ginagawa ni Kabisnes. Maraming salamat sa pagtitiwala na yun. Ang kapalit naman po niyan, mga kaibigan, ay ang konting revenue na atin pong nakukuha. Kahit pa paano, kapag hindi po nyo in-skip ang ads, ay tulong na rin po sa akin. Ganon din po kay Kabisnes. Bakit nasabi niya na itong ginawa niya kay Nanay Vivi ay kaparte po kayo? Pakinggan muna natin ang kanyang sinabi dito, mga kapatid. Ano po? Business ang dahilang gawa ito, no? Ito po. Ngayon, mga kabisnes namin minamahal, gusto ko rin samantala itong pagkakataon na ito na magpasalamat siyempre muna sa ating Panginoon Diyos. Salamat po talaga ng marami sa ating Panginoon Diyos. At patuloy na hindi nga pakipakinabang yung ating YouTube channel para sa kapakanan ng ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Salamat po talaga ng marami sa ating Panginoon. At syempre sa inyo, sa lahat ng ating mga ka-business, mga subscribers, sa ilang viewers, mga viewers, no? Mga kababayan nating OFW na walang sawang sumusuporta. Syempre mga kababayan natin dito, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan natin dyan na nakatira sa abroad. Eto na po mga ka-business. Lahat kayo, lahat ng aking viewers, subscribers, na patuloy na sumusuporta, ay kinukongratulate ko po kayo. Okay, so lahat tayo, lahat ng subscribers, lahat ng sumusuporta at nanonood kay Kabisnes, congratulations ang sabi po niya. Oh, bakit po nasabi niya congratulations, mga kapatid? It is because kaparte kayo ng lahat ng mga vlog niya. Sa hindi pag-skip ng ads ay malaking tulong po yan na ginagawa natin para suportahan ang kanyang revenue na siya naman pong iginagawa niya sa kanyang pagtulong. Swerte na lang kung mayroon mga sponsor na tumutulong. Katulad dito, may sponsor naman pero malaki pa rin po ang kanyang gampanin o ang kanyang inilabas na pera. Ngunit hindi po niya kumbaga hindi po niya inisip na ang bagay na yan. Ano po ang kanyang inisip? Ito na po ang pagkakaroon ng pagkakataon na maiparating niya ang kanyang taus-pusong pasasalamat kay Kuya Bal sa larangan ng pagbibigay tulong sa taong kadugo at kamag-anak ni Kuya Bal. Marahil, mga kaibigan, sa puntong ito, nasaraduhan natin, naiklaro natin ano po ang usapin na si Kabisnes ay nagpapayaman lang. Ano po? Sapagkat naunawaan sana natin magkano ang ibinabalik sa kanya. Pero tulad yan ang sinasabi natin, suportahan natin ang ganitong klaseng mga tao hanggat nandyan sa kanila ang puso ng pagtulong, sapagkat sila ang pinakamabilis na lalapitan ng mga taong nasa laylayan ng lipunan dahil wala ng mga chichiburichi. Unlike doon po sa atin sa pamahalaan, bago tayo tulungan ay marami pong mga necessary na mga papers, dokumento na kailangan pang isaayos bago dumating ang tulong. Maraming salamat at meron tayong Kabisnes at Papa Dins sa pagkakataong ito. Sana po hilingin ko sa inyo, mga kababayan, mga kapatid, mga ginigiliw kong mga kabisnes,
Pwede po bang iregalo natin kay Kabusiness ang kanyang 500,000 followers ngayon pong darating na birthday niya? At ganoon din po naman kay Papa Dins, samahan na rin po natin ng pagmamahal. 200,000 followers po kung maaari naman ang ibigay natin sa kanya para po mas higit pa silang makatulong sa maraming nangangailangan. Ako po muli si Taong Galang, mga kaibigan. Sana po na-inspire tayo sa kwentong ito. At sige po, hihilingin ko lang po sa inyo na i-share ang video at syempre i-follow natin Kabusiness Official, Kabusiness Family, Papa Dins. At huwag niyo pong kalimutan, sama na rin po ninyo si Taong Gala. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan. Hanggang sa muli po. Paalam pansamantala.